Ayon kay Gato sa Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ayon din sa nakarami, ang edukasyon ay ang susi ng kinabukasan. Pero paano kung ang mga tinaguri ang pag-asa ng ating bayan ay tila hindi hawak ang susi sa sariling kinabukasan? Sa maraming kinakaharap ngayon na problema ng Pilipinas, isa ang problema sa edukasyon ang hanggang ngayon ay di pa rin kayang solusyonan. Bagamat libre ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi kayang tustusan ng ibang pangailangan sa paaralan. Sa patuloy na paglobo ng ating populasyon, ay siya namang nadaragdagan ang mga kabataang hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Tulad na lamang ng batang si Joshua na sa murang edad na 17 ay hindi na natakasan ang hamon ng buhay. Ako pala si Joshua. Gusto ko mag-aral ulit pero kaso wala na yung nagpaparal sa akin. Naninirahan si Joshua sa munting bahay na halos 10 hakbang na lamang ay mararating muna ang sementeryo. Kasama nito ang kanyang ibang kamag-anak, nakababata niyang kapatid na may asawa at anak na at ang kanyang ina. Karamihan sa mga kabataan ngayon ang nakararanas ng kawalan ng gabay ng magulang dahilan nito upang ang iba ay malihis ng landas. Mas pinipili naman ng ibang kabataan na kumita na ng pera sa murang edad pa lamang upang mapunan ang kanilang sariling pangangailangan at upang makatulong na rin sa kanilang mga magulang. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit mas pinipili nilang huminto sa pag-aaral. Sana hindi sana ako ganito kung hindi namatay si Papa ko. Kaso, kung namatay si Papa ko, naghiwalay si Mama ko, nagtrabaho sa Manila. Pero nung bumalik siya, may kasama na siyang lalaki, iniwan kami. Pagsama sa construction ang kanyang pangunahing trabaho. Sapat lamang ang kanyang natatanggap na pera upang punan ang ilang pangangailangan ng miyembro ng kanyang pamilya. Tulad na lamang ng pagbili ng sapat na kilo ng bigas para sa kanila at pagbibigay ng pera sa kanyang nakababatang kapatid. Titi, binibigay ko kay nanay ko yung 100 sa akin. At yung 100, pinangbibili ko ng bigas at ulam namin, kaming mga magkakapatid. Bukod sa pagsama sa construction, naranasan din ni Joshua na magtrabaho sa isang vulcanizing shop at pagkatay ng baboy. Maging ang paglilinis ng mga puntod sa sementeryo ay pinasok niya rin para sa kanyang pamilya. Ang kanyang minsay pagwawalis at paglilinis tuwing may bibisita sa bawat puntod at tuwing sasapit ang undas ay nakatutulong rin upang makalikom si Joshua ng pera upang pandagdag sa binibigay niya sa kanyang pamilya. Isa lamang si Joshua sa napakaraming kabataan na ninanais makamit ang kanilang pangarap. Ngunit dahil sa salat ng pamumuhay at minsan ay kapabayaan na rin ng magulang, ay tila ba unti-unti nawawala ng pag-asa ang mga kabataan at tinatahak ang landas palayo sa kanilang pangarap. Sa paglipas ng panahon, nais pa rin ang nakararami na masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa. Pagtutulungan ng mga kinaukulan at gabay bilang magulang pa rin ang mabisang solusyon upang mabawasan at tuluyang mapuksa ang kakulangan ng edukasyon. At sa paraang ito, unti-unti makakamit ng mga bawat bata ang kanilang pangarap, kasabay nito hindi lang ang pangunlad ng bawat isa, kundi ng buong bansa. Kung nakapag-aral ka, hindi ka mag-aano ng hindi yung hawak mo yung pala.